Itinuturo po ng ating o ng katesismo ng simbahan na ang tao daw po ay nilikhang kawangis at katulad ng Diyos. Or sa Ingles, sinasabi na ang tao ay kinreate ng Diyos in His image and likeness. Ano ang ibig sabihin nito? There is an intimate connection between God and men, the apex of His creation. Pero bakit kung totoo ito, or kung totoo ito, bakit may mga tao na lumalayo sa Diyos? Bakit may mga tao na ayaw tanggapin at paglingkuran ang Diyos? Yan po ang magandang pagnilaya natin ngayong umagang ito sa ating mga pagbasa. Papaano ba o ano-ano ba ang mga dahilan o posibleng dahilan kung bakit lumayo and ultimately hindi maglingkod ang isang nilikha ng Diyos katulad ng tao? Marami pong dahilan. At ang unang pwede nating i-attribute na dahilan ay dahil sa kasalanan. Alam natin ang epekto ng kasalanan. Pinutol niya yung ugnayan ng Diyos sa tao. At dahil doon, nasira yung magandang order na ginawa ng Diyos para sa tao. Kaya ganun po, kalaki ang sinira ng kasalanan sa relasyon ng tao at ng Diyos. Sins pull us away from God. Inilalayo tayo ng kasalanan sa Diyos. At bunga niyan, ang pwedeng ikalawang sabihin natin na dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa Diyos at hindi naglilingkod ay dahil sa pride. Ewan ko kung naging bahagi ng inyong kamalayan yung sinasabi ng isang may akda na I am the captain of my soul and the master of my fate. Siguro yun nung kayo ay high school pa lamang, na-encounter nyo din ito, mga pananalitang ito. Strong words and very powerful at that, emphasizing the extreme understanding of human existence na sinasabing siya ang master ng kanyang kaluluwa at siya yung nakakaalam ng kanyang destiny. Pag itinranslate po natin ito sa isang awitin, ito yung pamosong awitin na sinasabing, I did it my way. Ito yung mga kaisipang bunga ng pride ng tao. Bunga ng hindi niya pagkilala sa Diyos na siyang gabay at daan natin patungo sa matagumpay na buhay. We are not the captain of our soul. We are not the master of our fate. We only cooperate with God through His grace to fulfill our destiny. Ikatlong dahilan kung bakit lumalayo ang tao sa Diyos. And here I'm talking in the context of community. Scandal. Pag ang kabilang natin sa simbahan at yun pang mga bagong inaakay na gustong sumama sa simbahan
ay nakarinig ng skandal dahil sa hindi maganda nating halimbawa, huwag tayong mag-expect na sila ay lalapit sa ating Diyos. Sapagkat ang skandal ay malaking hadlang para makumbinsi ang ibang tao na lumapit sa inang simbahan and ultimately mapalapit sa Diyos. Kaya nga magandang maging maingat tayo sa ating pagkilos at sa ating pananalita bilang kasapi ng isang pamayanan at ng simbahan. Upang sa gayon, huwag tayong maging instrumento ng paglayo ng iba sa Diyos dahil sa ating hindi magandang halimbawa, lalo na sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Remember, ang magandang ugali, ang magandang pagkilos, at ang pananampalataya sa Diyos. Kung ito man ay naituturo, ay mas higit na nakukuha o nakikita sa pamamagitan ng ating halimbawa. Ikaapat na pwedeng dahilan ay yung tinatawag na focus. Kung minsan kasi, ang focus ng ating paglapit sa Diyos at ng paglilingkod sa Diyos or ang object ng ating paglilingkod at paglapit sa Diyos ay hindi ang Diyos, kundi ang tao na naglilingkod sa Diyos. Ano ang problematic dito? Pag nakakapit ang ating pananampalataya sa instrumento ng Diyos at hindi sa Diyos, kapag ka nawala na yung taong kinakapitan natin sa ating pananampalataya, wala na rin tayo. But we should always remember na ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos, hindi ang mga taong instrumento ng Diyos. Kaya tayo kabilang sa inang simbahan dahil sa tayo ay tinawag ng Diyos, hindi tinawag ng mga instrumento ng Diyos, pinagyayaman lamang ng Diyos. Kaya mahalaga na alam natin na ang focus and object ng ating pagsapi at paglingkod, paglilingkod sa simbahan ay ang Diyos, hindi ang kanyang mga instrumento. Sa unang pagbasa, napakaganda po ng hamon o napakaganda ng kwentong ipinapakita sa atin kung paano ba manatiling malapit sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. Nung tanungin ni Josue ang kanyang mga kababayan o ang kanyang mga kasapi sa Israelite community, kung kanino sila maglilingkod, napaka-linaw na tinuran ng kanyang mga kababayan na sa tunay na Diyos sila maglilingkod dahil sa ginawa niyang kabutihan at sa ginawa niyang pagliligtas sa kanilang mga ninuno. Ano ang mapupulot nating aral dito? Gratitude ay isa sa mga sikreto upang manatili tayong malapit sa Diyos. Tingnan natin yung mga ginawang mabuti sa atin ng Diyos. Doon tayo mag-focus. Huwag tayong mag-focus sa mga nangyayari o nangyaring masasama sa buhay natin o mga pangit sa buhay natin. Sapagkat kung meron man at realidad naman na mga hindi nangyaring magaganda sa buhay natin, maaring ang ilan sa inyo ay dumanas ng financial crisis. Maaring ang iba sa inyo ay nawalan ng trabaho, nagkasakit, lalo na yung COVID-19. Huwag na nating tingnan ito
bilang parusa at pahirap ng Diyos. Maging grateful tayo dahil nalampasan natin ito dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Yan ang unang sikreto ng pananatiling malapit sa Diyos. To be grateful. Magpasalamat tayo sa lahat ng mga tinatanggap nating biyaya araw-araw, gaano man ito kaliit sa tingin natin. Let us just be grateful sapagkat maraming biyaya ang tinatanggap natin araw-araw na kung minsan nakakalimutan nating pasalamatan. And let us have that disposition of gratitude every day. Maging grateful tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Maging grateful tayo sa mga nangyayari sa atin, pangit man o masama. Maging grateful tayo sa Diyos sapagkat hanggang ngayon, buhay pa tayo. Pwedeng hindi na kung nanaisin niya. Maging grateful tayo sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin that gave us several opportunities to experience the goodness and love of our family members and those who have met along our journey. Be grateful. Ikalawa, dahilan para huwag tayong lumayo sa Diyos ay matutunghayan natin sa ating mabuting balita. Noong lalayuan na ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesus dahil hindi nila matanggap ang pangaral ng ating Panginoong Hesus tungkol sa bread of life. Akala kasi nila ay kakainin nila yung laman at dugo mismo ng ating Panginoong Hesus. Literally, nasyak sila doon. Na-scandalize sila doon. Hindi nila naunawaan ang turo ng ating Panginoong Hesus. Utay-utay o little by little, they left Jesus. At ilan lamang ang nanatili sa kanya at kasama na dyan yung 12 apostles or apostles headed by Peter. At nung tanungin si Peter tungkol sa bagay na ito, ano ang sabi ni Peter? O ng Panginoon, kanino po kami pupunta? Tanong ni Peter. Nasa inyo po ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal na anak ng Diyos. Ikalawang dahilan para huwag tayong mapalayo sa Diyos sa kabila ng mga nakikita nating kapangitan sa ating kapaligiran na pwedeng magpalayo sa atin sa Diyos ay ito, pananampalataya. Laksan natin ang ating pananampalataya. Huwag hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng malakas na pananampalataya upang katulad ni Pedro at ng kanyang mga kasamahan, manatili tayong nasa Diyos. Huwag tayong lumayo at huwag tayong masinda sa mga challenges at mga pagsubok na ating hinaharap araw-araw. Napakalaki po ang magagawa ng pananampalataya kung ating pananatilihin ang ganyang disposisyon, ang bukas na disposisyon at palalakasin ito yung grateful disposition natin. Pag ang puso natin ay laging nagpapasalamat sa Diyos, kinikilala natin ang Diyos na siyang may akda ng lahat ng meron tayo araw-araw, nalakas din ang ating pananampalataya. Bilang mga binyagan, napakalaking hamon po sa ating lahat ang manatiling naglilingkod at nagmamahal sa Diyos. At nalaman natin na maraming dahilan kung bakit pwedeng tayo ay lumayo sa Diyos. Nandiyan na ang pride, nandiyan na ang sins, nandiyan na yung scandal, nandiyan na rin yung out of focus, ang ating pagkaunawa
kung sino ang dapat paglingkuran, nandiyan rin yung mga problema at mga challenges sa buhay. Pero kung meron tayong grateful disposition, kung araw-araw tayo ay nagpapasalamat sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo magde-decide o hindi tayo lalayo at mananatili tayong naglilingkod sa Diyos bilang mga binyagan. Panatilihin po natin ang ating pagiging mapagpasalamat sa Diyos at ang ating pananampalataya upang masaya tayong makapaglingkod sa simbahan sa ating Panginoon katulad ni Pedro at ng marami pang mga binyagan.